Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katakot-takot na pinsala ang iniwan ng bagyong Pepito bago tuluyan lumabas ng bansa, kabilang ang hindi bababa sa 8 patay. Pero sa Catanduanes, kabilang sa bayan ng Panganiban kung saan unang naglandfall ang bagyo nitong weekend, lahat nakaligtas. Gayunman, sa pagpasok doon ng GMA Integrated News, tumambad kung paano pinadapa ang mga bahay at establishmento ng malakas na hangin, ulan at daluyong ng bagyo. At mula sa Vera, Catanduanes, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Melvie Kimil, bahagya nga lamang umuulan na sa mga oras na ito dito sa Catanduanes. At itong Catanduanes na ay isa sa mga napuruhan itong si Bagyong Pepito. At noon nga naglandfall ito noong Sabado ng gabi ay para itong puyo na nagpaikot-ikot dito sa probinsya. Pero sa kabutihang palad ay walang naitalang casualty dito sa probinsya. Dahil unang tumama sa Catanduanes, tila galit na inuhos ng Bagyong Pepito. Ang inipon nito'y tubig mula sa mahabang paglalakbay sa karagatang Pasipiko. Inihampas ang malakas itong hangin sa lahat ng madadaanan na sinabayan pa ng walang tigil na buhos ng ulan. Partikular na sinapul ang bayan ng Panganiban, Catanduanes, kung saan unang naglandfall ang bagyo. Kasunod nito, tumambad ang lawak ng pinsala. Halos 500 bahay ang nawasak. Sa bayan ng Biga, mismong kisame ng emergency operations ng bayan, pinabagsak ng hagupit ni Pepito. Pahirapan din ang pagdaan sa mga kasada dahil sa baha na hinarangan pa ng mga naglimbahang puno. Ayun lang. Marami ring bahay ang tuluyang nasira. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Karamoran kung saan kaliwat kanan ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ang covered court na ito tuluyan ang nawalan ng bubong. Sa bayan ng Bagamanok, hindi rin pinalampas ng hagupit ni Pepito, pati ang police station. Nagtuklapan maging ang bubong ng mga simbahan at covered court sa lakas ng hangin. Sa bayan ng San Andres, habang nagsasagawa ng inspeksyon ng mga pulis, okay ka lang? Okay lang po. Relaxin na, kayaan. Isang buntis ang tinulungang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Agad namang nadala sa ospital ang makina at nasa mabuti na silang kalagayan. Habang sa bayan ng Virac, halos lamunin na naglalaki ang mga alon ang dumaraang truck sa kalsadang ito. Matapos ang pananalasa ng bagyo, maaga nagsiuwian ng ilang evacuees. Pero may ilang nanatili dahil wala nang mauwian. Yung bahay namin talagang wasak siya, hindi siya napititirahan. Ngayon nga yung problema namin yung matitirahan, kaya stay mo na kami dito. Nakapanlulumo ang pinsala, pero magkakasama pa rin babangon ang mga Catanduanon dahil ni isang walang nasawi sa isla. Ayon sa Kapitolyo, nakatulong ang preemptive evacuation. Tulong-tulong ang mga barangay official, pulisya, Coast Guard at iba pang ahensya para mailikas ng lampas 70,000 mga individual. I would like to thank the SWD, the US, PAP, of course, ating presidente, BBM, sa pagpadala niya ng ayuda. Talagang umulong sila para magkaroon tayo ng sirpasol. Pero marami pang haharaping hamon kabilang ang pagbabalik kuryente na matatagalan pa sa dami na nagtumbahang poste at naputol na kawad. Sa Virac na kabisera ng probinsya, posibleng abutin ng 2 linggo bago maayos ang kuryente at uunahin muna ang mga ospital, airport at Kapitolyo. Wala ring signal ang mga telecommunications company kaya may libreng pa wifi at charging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Habang naghihintay na bumalik lahat sa normal, may parating na 45,000 na family food packs na dagdag sa naunang 10,000 family food packs na iprinaposition bago pa bumagyo.
Inihanda na rin ang financial assistance sa mga apektado. Naroon mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nag-usap na kami ng governor, akantayin ko yung listahan mula sa provincial government para mahanda naman ng DSWD yung cash assistance para sa mga nasiraan ng mga tahanan. Parallel to that, nakipag-coordinate na rin kami sa DOLE at sa DSUD kasi may mga request ang province na mag-mobilize ng tupad kasi livelihood din sa tao, pero at the same time makakatulong sila sa recovery effort. Makatutulong din sa pagbangon ng pababalik operasyonal ng tabako port sa Albay kung saan manggagaling ang mga papuntang Catanduanes galing mainland Luzon. Dito inabutan ko ng aking team ang mga paserong tatlong araw ng stranded dahil sa bagyong Pepito tulad din din na galing pang Maynila. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala nila sa mga naiwan sa Catanduanes. Bahay namin, sira. Tapos yung pagkabuhay namin medyo di naman okay na. Siguro panibagong ano na naman, diskarte. Yung kusina namin na-wash out daw po. Ay, paano? Hindi ko po alam kung paano. Vicky, tuloy-tuloy pa rin yung bahagyang pag-ulan dito sa Vera Catanduanes. At pagkapasok nga natin ng ating report, ay biglang nawala ng kuryente dito sa Virac. Ang natira na lamang ay itong kuryente dito sa Kapitolyo. Siyempre, ayon sa lokal na pamahalaan, ang kailangan dito po sa mga gusto mag-donate ay mga family food packs, mga canned goods. Samantala, yung GMA Kapuso Foundation ay papunta na rin po dito para magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan dito sa Catanduanes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sinimula na ng Justice Department ang proseso sa posibleng paghahain ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nag-iimbestiga kay Duterte at iba pang posibleng sangkot, ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings. Nakatutok si Salima Refran. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big-time drug distribution, patayin. So, nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Kasunod ng mga pag-aming ito sa Quad Committee ng Kamara at base sa iba pang hawak na impormasyon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inumpisahan na ng Department of Justice ang investigasyon laban mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Very, very good progress. Malawak anyang sakop ng investigasyon mula sa panahong mayor pa ng Davao si Duterte hanggang sa maging presidente at ipatupad ang kanyang madugong giyera kontra illegal na droga. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here and it's the law of the ICC actually, that's what they're using right now. Mga paglabag sa RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity ang tinitignan laban kay Duterte. Katuwang ito ng Crimes Against Humanity na pinaharap sa dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Kasi ano yan eh, even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Duterte. Sabi naman ng kanyang dating presidential legal adviser na si Attorney Salvador Panelo, bakit hindi na lang maghain ng kaso kung mayroong ebidensya? We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything very well. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.
Nag-aalok ng 1,000,000 piso ang mga kongresista sa makapagtuturo ng anilay kahina-hinalang individual na pumirma sa mga resibo para sa confidential fund ng Office of the Vice President. May duda kasi ang mga kongresista kung tunay na tao nga ba ang may pangalan na tila pinagsama raw na restaurant at chichirya. Nakatutok si Jonathan Andal. Isa ito sa mga resibong ipinasa ng OVP o Office of the Vice President sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million peso 2022 confidential funds. Pero ang pangalang nakapirma sa resibo, hirap basahin ng mga kongresista. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Why po yung last? Why po? Since masyado nang mababa yung tail. Ang seryosong tanong ng mga kongresista, totoong tao ba ang nakapirma sa resibo? Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Pero would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Kapi at meron ding Piatos na brown ng potato chip? Yes, Mr. Shear. Para makumpirma, nag-ambag-ambaga ng mga kongresista para mag-alok ng pabuya 1,000,000 piso sa makapagtuturo sa taong nakapirma rito. Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. Kasi kami, hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos kasi yung may pinakamalaking nakuha dun eh. Pag wala si Mary Grace Piatos, sigurado halos lahat na ng tao na naandun is fictitious na. Isa lang ang resibo na ito sa daan-daang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA na sa tingin ng mga mambabatas ay dinoktor o pineke. Gaya ng mga resibong, iba-iba ang pangalan pero tila raw iisang tao lang ang sumulat at pumirma. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita no sa hearing. Eh itong mga acknowledgement receipt na ito, eh galing po ito ng Commission on Audit, no? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin no na ito ay mga peke? Sinubukan namin hinga ng komento si Vice President Sara Duterte pero wala pa siyang tugon. Sa Miyerkules, ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng OVP at DepEd. Inasahang dadalo ang ilang OVP officials at aabangan kung lulutang ba si Mary Grace Piatos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 7 patay dahil sa bagyong Pepito ay mula po sa isang pamilya sa Nueva Vizcaya na nasa loob ng kanilang bahay na natabunan ng lupa. Ang isa naman, taga Camarines Norte na sumabit sa lumaylay na kable. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi nakaligtas sa hampas ng mga alon ang resort na ito sa Dipakulaw, Aurora. Maraming mga gamit ang parang laruan lang na tinangay ng tubig. Habang sa bayan ng Baler, mistulang papel naman ang yerong ito. Walang kahirap-hirap na pinalipad sa kalsada. Dito, ang mga puno ng saging halos payukuin sa kasagsagan ng bagyo. Pero sa katabing Nueva Vizcaya, tuluyan ang pinadapa ng hangin ang ilang puno. Nabulabog hindi lang mga residente, kundi maging ang ilang alagang hayop. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan nagresulta ng landslide sa bayan ng Ambagyo kung saan 7 ang naiulat na nasawi matapos matabunan ang kanilang bahay. Po, bigla po kasing lumagas pa yung malakas na buhos ng ulan. Naging saturated na po kasi yung lupa man. O, hindi sila nakalikas ng on time. Opo. Ayon sa PDRRMO, mula sa isang pamilya ang mga nasawi, kabilang ang isang 8 gulang at ilan pang minor de edad. Sa Isabela, pinagsamang buhos ng ulan at pagpapakawala naman ng tubig ng Magat Dam ang nagpabaha sa ilang lugar. Sa kuha ng drone video na ito, mistulang dagat na ang bahaging ito
dahil sa taas ng tubig. Ang ilang mga bahay, halos bubong na lang ang natatanaw. Marahil, mas matindi pa ang pinsala kung hindi sinangga ng Sierra Madre ang bagyo. Sa pagtama sa bulubunduking yan, humina ang bagyo ayon sa DOST Pag-asa. Lalo kung ikukumpara sa ibinuhos nitong lakas sa Catanduanes at mga isla sa Quezon noong kagagaling lang nito sa dagat. Nakakatulong yan. And then, ang isa pang factor nun, sa paghina niya kasi nasa lupa na siya, so yung moisture na na-enhance ng bagyong si Pipito, unti-unti nababawasan kung ikukumpara natin habang nasa dagat siya. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpalipad na ng Black Hawk helicopters ang Philippine Air Force para suriin ang pinsala ng bagyo na susundan ng relief operations. At bagamat nakumpirma ng ating team ang binanggit ng Pangulong casualty sa Camarines Norte, sa ngayon sabi ng OCD, wala pong na-receive ang operation center ng NDRMC na casualty related sa typhoon. Only injured. But yung mga na-report na casualty ay hindi po typhoon related. Ang binanggit niyang pumanaw ay senior citizen na sumabit sa kable na lumaylay dahil sa bagyo. Subject to verification po, bine-verify po, para nga malaman kung ang casualty ay related dun sa tropical cyclone o hindi. Unusual o hindi pangkaraniwan ang tingin ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika sa apat na sunod-sunod na bagyo na dumaan sa Western Pacific Ocean ngayong Nobyembre na nanalasa sa Pilipinas. Unusual, sabi rin ng Pag-asa, pero nangyari na ang sunod-sunod na bagyo noong 2020 kung kailan ang ngalan ng mga bagyo ay same set din ng pangalan ng bagyo ngayong 2024. The four tropical cyclone occurred in our Philippine Air Force responsibility is due to the La Nina-like condition. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakatutok, 24 Horas. Lampastaong baha ang iniwan ng bagyong Pepito sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, kaya marami pang hindi makauwi. May mga kalsada ding hindi pa madaanan. Ang sitwasyong yan, tinutukan live ni James Agustin. James? Mel, kabilang itong barangay Riz de Liz sa 17 barangay na nakaranas ng pagbaha dito po sa Cabanatuan City. Kumpara kaninang tanghali ay malaki na ibinaba ng tubig pero marami pa rin mga bahay ang lubog ang unang palapag. Sa lakas ng hangin, kusang umaandar ang ride na ito sa isang peryahan sa Bungabon, Nueva Ecija. Nilipad ang lona ng mga tent. Meron pang ang tumagilid. Nabuwal din ang karatula ng ilang establishmento. At may tindahang nasira sa tabing kalsada. Sa Cabanatuan City, ramdam din hanggang kagabi ang hangin at ulang dala ng bagyo. Kaya maraming sa evacuation centers nagpalipas na magdamag. Hanggang kaninang umaga may lumilikas pa rin. Baha pa rin kasi sa ilang lugar. Abot leeg ang tubig sa bahay ni Vivian. Sobrang bilis. Konting ikot mo lang, andyan na agad yung tubig. Abala rin sa paghahakot ng mga gamit si Walid. Mabilis yung pagtaas ng tubig. Kasi nasanay na kami, yung mga nakarang bagyo, nasanay kayo, konti lang. Ngayon lang talaga tumaas. Ang tinatakasang baha, lalong kita ang lawak sa drone video na ito, nakuha kaninang umaga. 17 barangay ang apektado. From upstream po, ang volume ng tubig may iipon po muna noon. 3 to 6 hours para po bumaba yung katubigan. Kaninang umaga po nangyari. Kabilang sa lumubog ang barangay ng Riz de Liz at Isla. Sa ilang kalsada, abot tuhod ang tubig. May mga gumagamit na rin ng bangka. Ito po yung bahagi ng Tulay na lubog pa rin sa baha dahil doon sa umapaw na sapa. Dito pa lamang po ay abot tuhod na yung taas ng tubig. Pero paglagpas mo rito, lalo-lalo na yung mga papasok doon sa mga looban, mas mataas ang baha. Maliban sa bubong, wala ka nang maaaninag sa ilang bahay. Ang senior citizen na si Samira, sa bintana ng kanyang bahay sa ikalawang palapag idinaan ng mga rescuer. Wala akong magagawa, hindi ako makalabas eh. Sanay na, hindi naman ngayon lang kami. Lagi naman kami na bahay. Si Arlie binalikan ng mga gamit pang eskwela ng kanyang anak. Lampas tao na sir yung tubig doon sa loob ng bahay namin. Kamusta naman po yung mga gamit yun? Pinagtataas po yung iba. Mahirap sir talaga.
Sakripisyo po. Improvised na balsa naman na gawa sa styro ang ginamit ni Carlos para marating ang kanyang bahay. Di malaman kung saan ka pupunta. Minsan kasi puno na yung evacuation. Minsan dito na lang din kami natutulog sa taas. Sa Palayan City, nasira na rumaragas ang tubig mula sa Pampanga River, ang Singgal at Bravo Bridge. Dahil hindi madaanan, sa malayo umiikot ang mga patungo sa bayan ng General Mameto Natividad. Samantala, sa impormasyon mula sa CDRMO, mahigit sa 800 pamilya pa yung mananatili sa evacuation centers ngayong gabi. Yan muna ilitas mula dito sa Cabanatuan City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang kasunduang magpapabilis ng palitan ng classified military information. Makatutulong ito, lalo kaugnay sa pag-alam sa galaw ng China sa loob ng ating teritoryo. Nakatutok si Maki Pulido. Bibigyang daan ang nilagdaang kasunduan ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang mas mabilis daw na palitan ng classified military information sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim ng General Security of Military Information Agreement o GSOMIA, magkakaroon hindi lamang ng napapanahong palitan ng impormasyon, kundi kooperasyon sa defense technology. Sa operational level, ang palitan ng impormasyon gagawin dito sa itatayong Combined Coordination Center sa loob ng Camp Aguinaldo. Sina Austin at Chodoro ang nanguna sa groundbreaking nito kanina. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. It's part of the strategic approach to facing our shared threats. Ang kasunduang ito ay walang expiration pero pwede raw baguhin o isuspindi. Hindi rin daw sapilitan ang pag-share ng information. Papadaliin lang daw nito ang proseso ng palitan ng impormasyon na kailangan. Malaking bagay daw ito sa seguridad sa West Philippine Sea ayon sa security analyst na si Dindo Manhit. Maari kasing magka-access ng real-time information ng Pilipinas, halimbawa sa galawan ng China sa loob ng ating teritoryo na malaking hamon sa ngayon dahil wala tayong sapat na teknolohiya. Shared intelligence means they might be sharing satellite pictures, reports coming from technologies that we don't have here in this country. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dahil sa landslide, ay pansamantalang limitado muna sa mga residente ang Cannon Road sa Benguet, isa sa mga daan papuntang Baguio. Ang sitwasyon doon, pati sa ilang pasyalan sa City of Pines, sa live na pagtutok ni Darlene Khan. Darlene? Mel, kagabi, pinakanaramdaman yung Super Typhoon Pepito dito sa Baguio City. Nagkaroon ng pagguho ng lupa at lumikas yung ilang residente. Walang humpay na buhos ng hula na sinabayan ng malakas na hampas ng hangin ang naranasan sa Baguio City sa kasagsagan ng Super Typhoon Pepito. Halos mag-zero visibility na. Mahigpit na binantayan ng City Camp Lagoon sa pangambang umapaw ito at bumaha sa lugar. Nagsilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa Lagoon. Si Nanay Virginia, hindi na raw matandaan kung kailan huling lumikas dahil sa bagyo. Nervous ako, ma'am. Ano po pinagdasal niyo kagabi? Siyempre, hinto na po yung bagyo. Makauwi na kami. Siyempre, hindi na po naman natin po inaasahan kung aabaw yung kanal o hindi. Kaya mas maaga nang nailikas namin yung mga bata, pati mga kapitbahay namin. Isa rin sa mga binantayan ng mga lugar na delikado sa pagguho ng lupa. Kaninang madaling araw, nagka-landslide sa Cannon Road sa bahagi ng Camp 5 sa Tuba, Benguet. Humambalang ang lupa at mga bato sa kalsada. Tulad na nakikita nyo, may rock netting naman sa bahaging ito ng bundok sa tabi ng Cannon Road. Pero dahil nga tuloy-tuloy at malakas yung buhos ng ulan sa buong magdamag, galing sa tuktok daw yung debris na bumagsak dito sa kalsada. Sa ngayon, nagpapatuloy naman yung clearing operations ng DPWH. Kahapon pa sarado sa mga motorista ang Cannon Road bilang bahagi ng mga pag-iingat sa bagyo. Kaya walang nasaktan o sasakyang nabagsakan ng guho. Merong ongoing na yung isang ginagawa is tunnel. Na to totally prevent yung rockfall
may tunnel na nagawa. Meron na actually isa eh. And another is ongoing, the lower portion naman. Nagpapasalamat daw ang mga taga Baguio at hindi nagdulot ng matinding pinsala ang Super Typhoon Pepito sa kanilang lugar. Thankful tayo. Dapat pangalagaan natin yung Sierra Madre. It can disperse. Yung expected natin gaano kalakas itong typhoon na to, madidisperse po yan. Along with our Caraballo Mountains and the Cordillera Mountains, doon po siguro ang naging epekto which we saw with this typhoon, super typhoon nga, super typhoon Pepito. Ang mga isinarang public park at tourist spot sa Baguio kahapon dahil sa masamang panahon, bukas na muli ngayon. Masaya po. May mga kasama po kasi akong bata eh. Sa loob lang kami ng bahay kahapon. Pero okay naman po ngayon, nakalabas na kami. Mel, dahil marami-rami na kaming nakitang turista dito dahil mostly back to normal na yung situation dito. Para sa mga papunta pa lang po, ang daanan nyo muna ay Marcos Highway at Naguilian Road. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Good news, mga kapuso, dahil matapos ang ilang araw na pag-ulan dahil sa magkakasunod na bagyo, unti-unti nang mababawasan ang pag-ulan. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang superbagyong Pepito na may international name na Manye. Humina at isa na lamang severe tropical storm ang Pepito na huling namataan sa layong 410 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa, kaya wala na rin lugar sa nanasa wind signal. Sa ngayon, bahagyang makakahinga ang mga nasa landa dahil walang binabantay ang bagyo o sama ng panahon sa lamdampar, pero maghanda pa rin sa posibilidad ng localized thunderstorms. Sa extreme northern Luzon, shear line at northeasterly surface wind flow ang magdadaral ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Easterly sa kamiiral sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, posible ang light to moderate rains sa Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. Sa hapon, halos buong Mindanao ang ulanin. Maging alerto dahil may heavy to intense rains, partikular sa Zamboanga Peninsula, Barmat, Sokcharjen. Sa hapon din ang ulan sa halos buong Visayas bukas. May heavy rain sa Aklan, kaya maganda sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Sa Luzon, kalat-kalat ang ulan gaya sa Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa ang tiyasa ng ulan pero ihanda pa rin ang payong. Sakto naman sa inaasahang dagsa ng mga balikbayan ngayong Pasko, ang bagong ruta ng airport bus na diretso mula na Ia papunta sa Imus, Cavite. Pinaganda rin ang lounge para sa mga OFW. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa pagbabalik normal ang sitwasyon sa NAIA, matapos ang kanselasyon ng mga flights kahapon, buhos naman ang mga pasahero ang paghahandaan, lalo ngayong Kapaskuhan. Inaasahan ang masasayang reunion sa pagdating ng mga balikbayan at OFW. Gaya ni Hayesha Lopez, na delay man ang flight mula Dubai kaya kailangang i-rebook ang ticket pa Davao City, may lounge ang pwedeng tambayan na laan para sa mga OFW. Parang first time namin naka-encounter ng ganito. Parang naging safe siya, unlike before. Ikinatuwa rin ito ni Jay Malyao na galing Saudi Arabia, lalo't matagal pa niyang hihintayin ang flight pa uwing Cagayan de Oro. Hindi ka katulad dati na tambay-tambay lang dyan sa ano, di ba? Dito may mapapahingahan ka ng tama, yung malamig pa. Pagmamalaki pa ng OWA, may chef ang kanilang lounge. The food will be extra special for our OFW's enhancement in terms of immigration counters. That is part of the plan. Sa mga papuntang Cavite, dagdag regalo pa sa mga OFW ang diretsong biyahe ng airport bus papunta sa lungsod ng Imus. Isa lamang ito sa mga bus na bibiyahe mula rito sa NAIA Terminal 3 papuntang Imus, Cavite. Kung titingnan, hindi ito tulad sa mga ordinaryong bus dahil ito yung mga bus na ginagamit sa mga paliparan na naghahatid sa mga pasahero papunta na mismo sa mga eroplano. Namomonitor po yung bus through online. Pwede pong makita nasa na yung bus. 300 pesos ang pamasahe, pero para sa mga OFW, 50% ang discount nito. Pag lumabas sila ng airport, hindi nila malamas na sila sasakay eh. Eh, nabibiktima sila lagi ng mga mapagsamantala nating mga nagda-drive dito at sisingilin sila. Pag upo, 2,500, aga PITX lang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo
ng mga first responder, mga sumaklolo sa magkakasunod ng bagyong tumama sa bansa. Sa gitna niyan, ipinangako rin ng Pangulo ang pagtulong sa mga nasalanta, kasabay ng panawagan sa lahat ngayong magpapasko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng pananalasa ng anim na magkakasunod na bagyo sa nakalipas lang ng 4 linggo. Akmang pagkakataon ayon sa Pangulo ang pagdaraos ng National Prayer Breakfast. We are blessed once again as we hold this event as it is a particularly appropriate time considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms. Ika nga, kulang ang dasal kung walang kalakip na gawa. Kinilala ng Pangulo mga first responders sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Kaya na iwasan ang pinangangambahang matinding pinsala ng bagyo. Bagamat nalungkot pa rin ang Pangulo na may isang pumanaw sa Camarines Norte. You know, my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. Sa gitna niya, ipinangako ng Pangulo ang pag-alala sa pagbangon. Tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimula na rin ang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakaraang bagyo. Paghimok ng Pangulo, alalahanin ang mga nasalanta na humaharap sa matinding pagsubok kung kailan pa naman magpapasko. Sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Dagdag tulong ang donasyong $1 million ng pamahalaan ng Amerika para sa USAID at World Food Program. Binanggit yan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na mag-usap sila ng Pangulo ngayong hapon sa palasyo kasabay ng pakikiramay. Sinabi rin ni Austin na handang tumulong ang U.S. military. Makakatulong ang EDCA sites na ginagamit sa mga Philippine-U.S. military exercises para maging bagsakan ng tulong lalo't baradong maraming daan sa mga binagyong lugar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ipinagluluksa sa Camarines Norte ang amang sumabit sa nakalaylay na kable habang nagmumotorsiklo. Nangyari yan nang balikan niya ang mga alagang hayop na naiwan sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kuha ang videong ito habang nasa Signal No. 5 ang Calaguas Island sa Camarines Norte sa pagdaan ng bagyong Pipito. Kaya nang humupa ang ulan at hangin ng bagyo, 27 bahay ang totally damaged sa isla, 124 ang partially damaged. Naalisan din ng bubong ang isang classroom ng Banokbok Elementary School habang partially damaged naman ang ibang classroom. Ngayon lang po namin na-experience talaga yung super typhoon na mag-signal number 5. Nag-start po ng 1 a.m. po siya. Lumakas po pagdating ng 3 a.m. Na-observe po namin hanggang 11 po yon ng morning. Bagamat nakauwi na ang mahigit 1,000 evacuees ng barangay, kailangan pa rin nila ng tulong. Kumbaga po yung more on fishing po dito ang source of income po ng tao. Kaya pag okay po ang weather, nakakapag-fishing po. Pag masama po, wala po. Napakaliit po ng evacuation area po doon na siguro good for 20 to 25 families lang po ang makukover noon. Blessing sa amin na sana meron po magbigay man lang kahit evacuation po sa Banokbok Centro. Nasa Camarines Norte na ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Kabilang sa natulungan, ang 8 barangay sa bayan ng Jose Panganiban na lupang naapektuhan ng bagyo. Hindi na ako nakakatrabaho. Manang hinihika na po, pag kaunting lakad lang po. Ang laking may tulong po nito sa amin. Dahil sa amin magama. Kung nagpapasalamat po ako at may katulad ng GMA na lang namimigay. Habang sa Mercedes Camarines Norte, balik na sa laot ang mga mangingisda matapos mabakante ng 2 araw dahil sa bagyo.
Pero ang maliliit ang bangka gaya ni Alvin, hindi raw muna lalayo sa pangpang. Kulang din sa kita kasi dalawang araw na malakas po baga kaya. Buhay na rin ang bagsakan ng isda sa Fishport. Pati ang beach para sa mga gustong mag-surfing at mag-swimming sa munisipalidad ng Daet. Nakauwi na sa kanilang bahay ang lahat ng evacuees. Pero ang pamilya Santa Rosa may pinagdaraanan pa ring bagyo. Pumanaw kasi ang kanilang padre de pamilya na si Rogelio, residente ng barangay Bagasbas sa Daet. Ayon sa pamilya, pauwi mula sa evacuation center sakay ng motorsiklo si Mang Rogelio, 67 years old, para dalhan ang pagkain ang kanilang mga aso. Pero nang dumaan sa kalsadang may nakatumbang poste dahil sa bagyo, sumabit si Mang Rogelio sa mga nakalaylay na internet cable, kaya nagkahiwa sa leeg. Nahulog din ito sa motorsiklo at nagka-injury sa ulo at balikat. Mabait po siya. Maano po sa pamilya niya. Makumidi po yun. Kaya naano ko siya, naaalala ko po pag ngayon wala na siya. Wala na po akong pag-uwi niya ng alas 4, wala na po akong ihintayin. Makatatanggap ng tulong ang pamilya mula sa lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. For the first time mga kapuso, isang Filipino film ang pasok sa top 10 films sa Amerika kung kita ang pag-uusapan. At walang iba yan, kundi ang Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo na record-breaking din sa Canada at palabas din sa iba pang bansa. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ikalimang araw na sa mga sinihan at ramdam na ramdam pa rin ang Hello Love Again fever. All out ang support ng fans, mga kaibigan at katrabaho ni Asia's multimedia star Alden Richards sa block screening ng kanyang kumpanyang Myriad Entertainment, kabilang sa mga dumalo sina Christopher Martin at Pulang Araw co-stars Mikoy Morales at Kapuso drama king Dennis Trillo. Time out nga raw muna sa gera si Colonel Yuta Saito para magpakita ng love and support kay Eduardo. Love you, Alden! Ang galing nila pareho, napaka-natural. And sa tingin ko, yun talaga yung perfect balance, yung pagtimpla ng mga characters nila. Walang OA dahil makikita mo, ito talaga yung mga nangyayari sa totoong buhay. Makikita mo yung mga napaka-pure na emosyon. Congrats! Brother, congrats ulit ha. Thank you, kay Dennis. Si Alden sobrang na-appreciate daw ang pagdalo at suporta ni Dennis. Sobrang grateful ako kay Kuya Dennis kasi pumunta siya ngayon. Bihira to. Bihira mangyari to. Thank you. Mula day one ng pagpapalabas ng pelikula, umiikot sa mga sinihan sina Alden at Catherine Bernardo para personal na magpasalamat sa mga manonood dahil sa kanilang record-breaking na first day of sales. In just 3 days, kumita ang collaboration film ng GMA Pictures at Star Cinema ng 245 million pesos sa box office. Nag-set din ang opening record ang Hello Love Again sa US at Canada. Ayon sa ulat ng entertainment sites na Deadline at IndieWire, kumita ng $2.4 million o halos 141 million pesos ang film na nag-open this weekend sa 248 locations. Ito na ang may pinakamataas na opening para sa isang pelikulang Pilipino at kauna-unahang pagkakataon na Pinoy film na pasok sa top 10 films sa US. Ngayong gabi, biyahing Amerika at Canada sina Alden at Catherine para magpasalamat sa Global Pinoys. We're very honored po with that privilege that the movie will be having for the AIFF and maraming salamat po for the recognition. We're just very excited to bring Hello Love Again in the international scene. Bukod sa USA at Canada, mapapanood rin ang pelikula sa Europe,
Australia, New Zealand, at soon starting November 21 sa Middle East, pati sa Macau at Hong Kong sa November 24, gayon din sa iba pang bahagi ng mundo. Hindi po namin in-expect na talagang ganun yung magiging response po ng mga manonood. And right now, we're approaching our first week, so we're praying and hoping for the best. Lahat ng success na natatanggap ng movie dahil po yun sa suporta nyo. So maraming salamat sa lahat ng nagpa-block screenings, sa lahat ng mga nanonood sa regular screenings, and sa lahat ng mga nag-aabang as well sa international screenings. Yes. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Justin, mga kapuso, as of 6 p.m. ngayong November 18, umabot na po sa 520 million pesos ang gross na kinita ng Hello Love Again sa Pilipinas. Ang bahagi ng kikitain ng pelikula ay mapupunta po sa mga nasalanta ng bagyo. At yan mga buwena mano kong chika, this Monday night sa ngalan po ni Iarelliano. Ako po si Patricia Tumulak, Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Pat! Hoy, Patricia! Welcome back! Salamat sa iyo. Thanks, Pat. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 37 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.